yung eye mo. Mag-network ka, di ba? Pero paano mabalik ang pera mo nang hindi ka nag-network? Kita ha, pwede kayo yaman. Congrats. Wala sa paligid mo niyan. Hindi mo di alam to, malamang. Pangalawa, ayaw mo din ito, malamang. Pero gusto mo mabalik pera mo, hindi? Gusto mo ba mumalik ang pera mo times 3 o hindi? You sure call, isang buwan. Pinakamalapit na sa lahat. So, pwede mangyari sa'yo dito, huwag mo isipin kung paano, ang isipin mo lagi, bakit mo gagawin? Gusto mo kumita ng 45,000? Isang buwan? Sure? Worst scenario pa? Okay. Game tayo ha. Number one. Ang insurance na sa'yo, mga mula, ang insurance natin dito is malayo. Kung may naman tayo, huwag mo nang sulat. Kasi baka makasulat ka. Mag-insure ka kasi bakit ka makasulat eh. Ang malayo, usap kayo sa loob ha. Teka, ang malayan insurance natin, alam niyo naman lahat, 100,000 ang coverage ito, all kinds of accident. Lahat ng klase aksidente. Lahat ng klase aksidente, as in lahat ng klase aksidente, 100,000 ang coverage nito. Good for one year. Sa malayan insurance, 450 pesos yan. Nag-background po ako, kaya 450 pesos talaga yan per year, 100,000 ang coverage. Now, kung ikaw sakali ang bebenta ko ito, first timer, at least honest ang answer niyan, ha? Ngayon, ibenta lang kita ng insurance na kung saan insured ka. All kinds of accident. Kaya lahat ng kasi accident eh. 100,000 ang coverage. 450 pesos lang ang mabayaran mo for a year. Mura mahal. Mura na. Honest answer kasi bago siya eh. Tama? Kung sakasakali bibili ka ng maramihan, 10 pataas, ang bayad ng malayang insurance is 350 pesos. Kung sungkong sampu tayo, 350 mo lang natin makukuha. Mura mahal. Mas mura. Hindi ko alam kung alam nyo na kung magkano. Kasi bago siya, mas mahal sa UPS, sir. 75 per year ang bayad sa Malayan Insurance. Mura mahal. Bago siya, so authentic talaga sa loob niya. Di ba? Eh, kapag ikaw tinanong ko eh, baka dino-joke-joke, member ka na eh. Di ba? Mura mahal siya. Malamang mura. Namurahan ka nga sa 450. Mamalamang sa 75 lalo. Tama. Tino eh, pero wala. Eh, may kitaan kaya nyo wala? May kitaan ko sa kanibibenta mo? Mula sa 450, sa 75, may kitaan? Meron. At para sa akin, ang isang bagay na sobrang mura pero mahal ang bentahan sa labas, malaki ang chansang madadalian ka ilirta. Tama po ba? Ay, ko. Wala. Tama po ba? Ngayon, hindi ako magaling magbenta. Hindi ako magaling magbenta. Ang sabi ko, lahat ng wala sa'yo, huwag mo sa ibang tao in a positive way. Lahat ng wala sa iba, hindi dapat ang meron ka. Magaling magbenta? Ito to. Hindi. Good. Kapit. Hindi. Hindi. Good. Oo. Ano? Magaling magbenta? Hindi. Sakto lang. Tama lang. Hindi. May mga tao mo, pag tinanong mo eh, magaling magbenta. Hindi! Para itong bagalaw. Kuminsado ako, talagang ayaw niya. Ngayon, ayaw mo magbenta, ayaw mo magbenta, ayaw mo magbenta. Diba? Kumuha ka na kabenta. Ang ginawa ko, nag-hire ako ng mga tao, 28,000 pesos per month po ang sahod nila. Magbenta lang sila ng insurance. Salary. 20,000 per month. Malaki, maliit? 20,000. Malaki talaga! Okay, kailangan kita eh. Kailangan na kailangan kita eh. So, kailangan para mag-ibenta, pag ipagbenta mo ko ng insurance, malaki dapat ang bibigay sa sahod. Para mo ka. Para mag-apply ka sa akin. Tama? Pero, tandaan mo, 20,000 ang sahod mo, susulitin kita ng todo. Ganun talaga. Kailangan maganda. Ayoko ng pangal. Kailangan pogi. Malamang. O, paano ka magbibig? Nakita ka bang, ito na lang ha, PAL Airlines. May nakita bang pangit sa PAL? Cebu Pacific. Ay, nako. May pimple lang sa kanila. Big deal na big deal na sa kanila. No? Ay, nako. Seriously, hindi na pangit. Meron ka? Kapita? Tsakang-tsakang-tsaka? Anak ka talaga sa sigil ng Portagawan. Hello, ma'am, sir.
tulungan kita. May nakita ka po ba? Yung negosyo ka, kukunin mo yung best of the best. Maganda, maputi, matangkad. Sexy. Yan. Sexy, sexy, sexy. Magaling sa English. Thousand eh. Ha? May background sa call center. Ating leader. Ng mga kumpanyang alam ko lang. IBM, Converges lang. The rest, ayaw, hindi ko alam yun. Sorry. Kakakanggapin. Wala ko pakialam dyan. Ang gusto ko yung alam ko lang. Ako boss mo eh. Ha? So, mag-a-apply sila sa akin. May quota, 10 quota na malayan ng Sheila's birthday para magkaroon ka ng sahod na 28. Alam ko, sabi ng mga kumari ko, hindi. Ang hirap naman yan. Ang ganda, ang sexy. Lakin, wala ako eh. Eh, ganun talaga. Malaki ang sahod. Kailangan maghihin ng mga requirements. No? Suba ng madali. Walang problema. Ito, bibigyan ka ng sahod, 500 per month. Madali yung trabaho mo. Ang lit naman yan. Madali. Ano gusto mo? Gusto mo ba? Malaki sahod, tapos tatamad-tamad. I'm sorry. Wala akong nakalagay. Classified ads. Now, hiring tamad. Yung pinakatamad, mas gusto ko. Walang ganun. Diba? Kaya nga, ito ang pinagawa ko. Kasi nga, para makabenta sila ng marami. I don't care kung sakaling makakabenta ka ng 5 minutes sa loob na isang araw. As long as makasampu ka, you're done. Eh, hindi ba paano sa kalisang oras lang ang trabaho ko? Nakabenta na ako ng sampo. Okay, you're done. You have stayed 23 hours or... Paano nagigay ng pamilya mo? Ang usapan ng sampo ka eh. Lang. Eh, hindi ba paano 10 hours kung ginawa? Eh, bawal lang sa buhay mo. Ang usapan natin, sampo ang bota mo isang araw. Hindi ko binabayaran per day ang mga ahensya. Pero lang bakit? Bukas mawawala na sila. Binayaran ko sila ngayon. One month quota. One month quota. Kasi nga, pag insurance katapusan, hindi na sila makapuramdam after. Ikaw nga, may kontrata ka na eh. Nag-aawul ka pa eh. Ito pa kaya? Oh, ayaw niya ko. Alam ko na yan. Nag-aawul din ako. Diba? So sabi ko, isang buwan, ako mo ko yung sahod mo. Nasa kontrata naman yan. Kung ayaw mo, hindi wag. Pag gusto mo, hindi gusto, sign ka ng kontrata. May notaryo pa yan. Pwede 8,000. Ako na bahala sa taxes mo, ako na bahala sa team mo, checker at lahat. Affiliate mo, ako bahala. Basta buo yan sa'yo. Huwag ka lang maarte. Tingin sa'yo yung punto. Yung sense mga ahente ko. Huwag ko may after a month. May uniform mo lang. Bahala ka. Ang gusto ko lang, malinis ka, mabango ka, maganda ka, maayos ka. At makabenta ka. Yun lang ang kailangan ko. Okay? Ngayon, 299 ko binibenta ang insurance. Pwede na? 299? 450 sa labas, re-update ko sakaling marami, akin 299 lang, no minimum. 200.99. Para mukhang mura, compare sa 300. Ano ba? Market extra. Ang puhunan ko is 75, pagkamahal-mahal. Tapos, ang pinaka-commission niya, ng ahente ko is 100 pesos. Pero siya, hindi niya alam yun. Hindi niya alam yun. Hindi niya alam ang puhunan ko, hindi niya alam kung magkano ang commission niya. Ang kailangan lang niya, ibenta ang insurance ko, whatever it takes, makasabuhay sa labis ang araw. Gets? Wala siyang pwedeng malaman. Kasi yung ginaman tayo. Ako rin trabaho sa Jollibee, hindi ko malaman-laman yung recipe. Pati yung recipe ng gravy nila. Hanggang ngayon, hindi ko alam. Yung recipe ng gravy ng KFC, hanggang ngayon, hindi ko alam. Pero sarap na sarap tayo. Halos pang, alam mo yung sabaw mo sa kanin mo. May trabaho ako doon ng matagal, hindi ko man lang nalaman. Bawal malaman. Bakit? Kung nalaman mo kasi ang sikreto ng isang kumpanya, hindi ka na magkatrabaho sa kanila. Yun lang yun. Ngayon, ang pinakatubo ko 124. Ang ahente, pag nakabenta ng 10, magkano ang ikitain niya isang araw? Ano? Magkano? 1,000. Ang 10, makabenta ng 10. Ang 10, makabenta ang ahente. Kaya kita isang araw, 1,000. Yung saksaya, sabi, 100. Isa 10 din. Ha? Teka lang. Mag-ayos tayo ng multi-page table natin, ha? Magkano ang tubo mo? 124 times 10. 1,240. Pwede? Anong ginawa mo, sir? Anong ginawa mo? Ikaw ang boss. Anong ginawa mo? Wala. Kumita ka hindi. Okay.
Pripeta ahinta mo na sa loob isang linggo, magkano kita niya? 7,000 pesos. Magkano sa'yo? Nurse po ako, yung magaling sa mati. Round off na lang tayo. 8,000 plus yan. Magaling ako sa tuli. Umilang ko na sa mati. Okay? Ngayon, huling-huli, ang kikitain ng ahente mo sa loob ng isang buwan, 7,000 per week times 4 weeks is 28,000 per month, cold cash. Sa'yo, magkano kita mo? 36,000 per month. Para matalian ka, ah, dito ka sa harapan. Sama? Para makita mo. Ayun. 36,000 pesos kita mo, okay? Tama po ba? Tama po ba sa operation? Tama? Magkano kita ka hindi mo? 28. Niloko po ba siya? Babibigay mo ng buo. Tama ba? Tama ba? Sa ayok sa lahat, magising ng limpas tao. Tama? Yun ang ayok mong ayok sa lahat. Ang kuhuna mo sa gato kasi negosyo at sa pag-negosyo, yung mga bangun yan. Kahit oily pa yan. Kaya mahalin ko yan. Right? Ito ang kuhuna sa lahat. Hindi laway, hindi plema, hindi anuman. Hindi din pera. Bakit? Dahil lakas ng loob. At kapal ng mukha ang kuhuna sa isang bagay. Tama? Ngayon, 36,000 kinita mo. 28,000 sa kanya. Masaya ba? Ahente mo? Masaya ka rin ba? Bumalik na ba pera mo? Hindi, bumalik dalawang beses. Kasi pinuuna mo, 15,000, ginagin 36,000, may butal pa. Ang saya-saya, may pang-hamburger pa ako. Makinig ka maigi. Hindi ka namin sinasabihan na kumuha ng isang ahente lang. Dahil ang usapan, ikaw ang boss, kunin mo ang lahat ng ahente na kaya mo. Times 10. Pero ang 360,000 sa loob ng isang buwan, isang beses ka naglabas ng 15,000, may 360 ka. May balat na sa puwet, may balat mo sa puwet, umabot hanggang bato, sobrang malas, o 36,000 na lang. Oh, hindi ako, hindi ko kayo binubola. Kasi kung bolero ako, 360,000 ang sabihin sa'yo. Eh, yung balat mo kung umabot hanggang bato kayo. Hanggang ano na lang, hanggang pinaka-anit. Sobrang malas na lang. Papa sa ganito sa noo, ibalag mo. Ganun ka malas. Isa na lang. 36,000. Iiyak ka pa. Iiyak ka pa ba? Hindi na siguro. Bakit? Imagine mo to. Dali makakakuha ng ahente. Oo naman! Dalang tao. Pakitaan mo yung sahod. Lahat na ganyan. Tayo nga nagsisigat 30,000 per month eh. 28,000 per month kaya. Sa labas, nagtatanggalan. Imagine mo sa'yo nagtatanggapan. Saan ka? Oh. Diba? Lahat ng may aksidente. Bus drivers, lahat ng mga toda, construction workers, as long as yung mga construction workers, gamitin yan after office hours, lahat ng prone sa aksidente, puntahan mo na, papuntahan mo sa ahente mo. Kasi yung ahente mo, ganda. Kasi mukha ni Maria Rivera. Sir, kumaka na sir. Ewan ko lang, kung saan po lang kaya niya mabenta. Imagine mo, mukha-mukha ni... Ito ang pangalan na yun. Angel Oxini. Kamukha ni... Ann Curtis. Mayen. Ito Mayen. Ito Mayen. Ito Mayen. Ito Mayen. Ito Mayen. Ito Mayen. O yun, for some, ganyan ang kamukha. O kaya, Alden Richards. Ay! Baka ba namin mga tao eh. Ay! Ibili mo ka ng dalawa! Ah. Oh. Paano ang kamukha ni mga Tom Cruise? Kasi, paano bang inisip mo right lang? Kasi ano kaya siya? Tandaan mo! Kailangan mo bigyan ka ng example para lang ma-appreciate mo yung binabanggit mo. Eh, Tom Cruise ko pala ang binabanggit mo. Bibili na ba siya? Alan Richards pala ang binabanggit mo. Bibili na ba siya? O, ikaw mo, bibili. Magbahay mo pa kayo. Gets mo? O, masaya ka na siguro niyan. Bumalik na pera mo. Pero hindi ka sumali para bumalik lang pera. Sumali ka para umaman. So malaman, bilang ahente ka right now? So malaman? Anim na lang. Alam bakit? Mga kumari ko pare ko sila. Ayaw ko trabaho mga kumari ko atar sa akin. Binigay ko sa kanila yung strategy na to. Ay, gusto ko ipakita sa pagmumukha nilang duder, dudera. Nababalik ang pera nila pag sila sumali.
wala akong balak na patrabaho. Wait sila sa akin, mama ko yung mahal. Dahil wala namang yung mama ko na yan. Mama, mahal ko sila eh. Ayoko po sila ako sa makala kumari nila ako. So, lahat ng mga ahente ko na sumasahod kada buwan, yung 20,000 minus 14,000, nasasahin nila. At yung 13,000 nila, okay, tira. Yun po ang bulsa nila. Panggalaw. Ang regal, yung gusto pa nila. Kaya punto ko, sa lahat ng mga sumali at namungutang pa lang, Loading mo. Kaya wala ko pakilang. Nangulang, gusto mo yung mama niya eh. Lahat ang ugaling ng mga negosyante. Try and try until you die. Ako mali. Hindi ka ba nagkatakabat sa SM kakatabi yung mga cellphone? Tapos yun, nahihiya ka. Dalawa lang kayo sa lugar yun. Nahihiya ka magpeta ng loob. Tama? Hindi ka ba nagtataka sa SM? Bakit mapitali ang bentahan ng sapatos? Paano kayo sila nakakabenta? Kasi kung tatanong lang kayo, naiya ka ba? Naiya ako. Kasi baka sabihin niyo na kapitbahay, ginagaya ko siya. Naiya ka ng negosyante? Wala. Diba? Bakit ang mga artista nakapangit-pangit, hindi mayaman pa? Bakit? Kapal ng face. Loading tayo. Ako, hindi kaya ng powers ko na magkapal ng mukha. Hindi lang atay first. Kasi nahihiya ako sa mga kapatid. Kaya imbis na i-announce ko po na may loading station po kami, naglagay na yan po ako ng tarpaulin. Or at least hindi ako nag-announce. Ang nakalagay po sa tarpaulin ko, loading station, walang plus 2, walang plus 3. Hindi kaibigan lollipop. Narinig ba siguro yun? Narinig yun ba yan? Diba? First time na may. Yes. Alam bakit? Bahay po namin, ang plaza is 30th Street yung kami. Napakalapit po siya. Bahay namin. Ang saya-saya. Tulog kami ang sulit na. Sabi ko, paano ba ako kikita? Paano ba ako kikita? Paano ba ako yayaman? Kung ang bahay namin, kamalas-malasan, nakadulog. Pero sabi sa pagiging negosyante raw, try and try until you die. Bakit ka susuko? Maganda kang opportunity, diskartihan mo na lang. So, pag hindi mo kaya diskartihan niya, ewan ko na lang. Ano ba kaya mo diskartihan sa buhay? Sa sarili mo, hindi mo kaya diskartihan. Naglagay po ako load station. Siyempre raw, walang plus 2, walang plus 3, kailin mo ba, di ba? Kaya lahat po ng mga street namin sa harapan, lahat ng mga magulang na nag-utos ng mga bata, panood mo ako doon. Ay, panood mo ako. Yung mga bata, saan pumunta? Sa may libre, wala. Siyempre! Sa mas mura, mas mahal. Mura! Mura na, may lollipop pa. All text 10 mo, 10 din sa akin. Sa labas, 30. Ako mali. Diba? Ngayon, yung mga batang walang pag-school na allowance. Wala kang bangon bukas. O, tara. May flyers ako sa bubos. Itikit mo to sa bawat din. Ito, scratch tape. Ito, good tape. Gusto ko tikit na ayos pantay. Ayoko ng sabit, ayoko ng makakita ko ng kalap judge niya sa kanay. Kung nalaman ko na tinapan mo lang yan, wala ka 200 na utang pa sa akin. Tandaan mo, binibigyan na ka ng tao. Ayusin mo, itikit mo na lang. Hindi mo magawa. Kaya ewan na lang. Check ko yan. Pagkanta gupit mo, saka mo ako ay 200. May additional ka pa pag ganyan ka. Bata, walang ginagawa. O, magdikit sa gate. Di ba? Tama? Para pag yung mga bahay, sa gitila, oy, bayan sa ito, 15,000. Ay, sa likod to ah. 15,000 lang daw. Ay, serious lang ako? Nag-invite ba ako? Kinausap ko nga lang yung gate eh. Madikit nga lang eh. Actually, bata lang ang kinausap ko. Hindi lang ang kaya ko usapin eh.
di ba? Gets mo? Nag-gets mo? Punto. Loading. Nakikilala pa ulit. Nakikilala pa ulit. Dumating yung punto, mainit ang panahon, at the same time, sobrang ulan. Nagpauso ko ng stamp card. Narinig mo na, sir? Narinig. So, narinig mo na. Narinig mo na, ma'am? Ang narinig na. Lagi siya nasabi sa man. Kaya mag ako lang dito. Okay. Ay, naku, maniwala ko sa akin. Pag nandito ako, at yung mga applies natin, punta kayo lagi. Irregardless kung ma-invite ka o wala. Irregardless kung mag-network ka o hindi. Hindi ka nga namin pipilin eh. Pero yung strategy. Kaya nga ako nandito. Taga mabalak ng pangka pa po ako. Ang mga anak ko yung nabagin shelter sa mga tahay. May number nga ako dito eh. Hindi, joke lang. Pero tapos, saan nabagin shelter ng mga anak ko? Kailangan eh. Para sa pagyaman. Ano yung tuyo dito? Oh, sige, labing-labing tayo dito ha. Love will keep us alive. Stamp card. Sabi kasi sa Starbucks, pag nakasampung pirma ka, may entry ka planner. Tama? Sa atin, pag nakasampung palood ka po, sa loob ng isang buwan, bawat isa may pirma ko. Pirma ko lang, index card lang po ito. Ruler, nalino, ganda ko lang ang kukunan. Pati boy, pwede nabubulok-bulok. Pag nakasampung ka sa loob ng isang buwan, may 50 free load ka. Pwede? Hindi ko ba lugi niyan? Well, oo, lugi ako. Sa lugi siya lang pinalug niya. Pero wala akong pakilang doon. Ang pakilang po, yung chismis mo ako sa iba. Kasi pag maganda ang 3D mo, alam mo ba, papalug niya lang sa rin. Hindi ko dito pang anong hindi. Lollipop ka na, wala kang plus one. Hindi pwede mo ang kaitang lug. Hindi nang habol. Grabe ang chismis. Kaya niya pagkubalay ito ng mga asawa. So, kaya din niya ako iyang nga sa pagkubalay. Tama lang. Totoo lang. Totoo ka lang lang. Man. At pag naka-20 ka, sir, 100. Ay, naku, sir. Ewan ko lang kung hindi ko punuan ng pirma ko yan. May tanong ako sa inyo. Hindi nyo pa narinig na din sabi niyo. Kaya siguro magiging alis ko sa akin. May tanong ako. Pang-sham mo na. Okay, isa na lang may free ka na. Kaso, Ondoy, times 10, baha, para kailangan ng paano maglulog? Tayo ko, baha, Ondoy, times 10. Maglulog sa katabi-bahay mo na lang. Restaurant mo na lang. Sayang naman, rumay mo na. Ay mo, ang gagawin. Ano gawin mo? Narinig naman ba? Ano gawin mo? Isip-isip. I-text mo ako. Hindi lang gusto mo rinig. Bakit? Ang tao, sadyang hindi yung maigyan. Madiskarte. Sayang libre. Nelly, pag humupa yung baha, promise, pamayaran kita. Load mo lang ako. Oh. Anong punto ko? Nakuha kita, hindi. Nakatira ka sa unang street, ako nakatira sa dulo. Nakuha kita? Oo. Ang punto ko lang na maksimum nakuha kita eh. Ang punto ko lang na maksimum magkaroon ng customer eh. Yung suki eh. Para yung loading station ko, yung buy-in center ko na pagkamalas-malas ng lokasyon. Kaya tapahan ko kita. Nakita wala. Oo naman. Dalawang diwa, meron income ko yan kasalim ko. Loading pa lang. Woo! Kaya nga natinatanong kita eh. Sa professional niyo. Ako, nurse ako. Wala akong background sa marketing. Kasi, alam mo bakit katukot ako? Maganda ang trainings. Hindi ko turuan ka na mag-invite. Oo, tuturuan ka dyan. Pwede mo sabihin mo kung kami, parang may working yun. Ano yun? Training all. Saan mo? Ang buo. Sa buo, ano tingnan mo? Huwag yung pizza-pizza. Siyempre sa pizza, may brocol, may bell pepper, may onions, may macaroni, may cheese. Siyempre pineapple, tama? Yung mga tao ayaw ng bell pepper. Ano ginagawa mo? Yung tawa may buong pizza? O, see? Hindi gawin mo dito.
hirap sa iba, ayaw networking, lahat ayaw na. Ayaw mo pa ng office. Ayaw mo networking. Lahat pa networking lang. Tapos yung matagal. Kailangan maging ganante ka. Kailangan maging business minded ka. Kahit anong mangyari. It's you. Ngayon. Loading. For 2 years, malaki income pa sa'yo. Kasi, 10 grand sa akin. Nag-network na ako ngayon. Ang bakit? Malaki kita ko dyan. As in. Malaki kita ko sa'yo. Sure, oo, as in. Pero, tingin mo, may, ang pangako ng networking kasi is financial freedom, yung time freedom. Kalayaan sa kaperahan. Yung tipong bunot na lang ng bunot sa wallet. Hindi mo pa nag-groceries, ganyan na kuha. Hindi yung... Hindi yung ganun. Ang kalayaan sa pagbili, kalayaan sa pera, kalayaan sa oras. Yan ang nangako sa ating lahat ng network. For 2 years, nakikita ko. May kalayaan ako sa pera? Oo. Napanis ka pa sa anak ko, nabibili ko, oo. Isang hingi pala sa diaper, palitan, oo. Grocery? Ganun ang bili. Ay, ganun talaga. Pero kalayaan sa oras, tingin niyo meron ako. Sa ginagawa ko to, may kalayaan ako sa oras. Hindi mo ako pwede mag-absent eh. Pag nagsarado ako ng isang araw, lahat na nagpapirma, nagagalit sa akin. Ano sinasabi mo sa mga tindahan pag wala yung walang pera? Eh, wala lagi yung stock. Wala yung sarado. Tindahan, bukas ka pa? Sala ka na! Dialog mo yan. Dialog ko din yan eh. Lagi ako sinasabi. Ma, nag-gets nyo? May kalayaan ako sa pera. May kalayaan ba ako sa oras? Anong ko perang marami? Kung yung ni isang paggawa ng assignment ng anak ko, hindi ko magawa. Lahat ng isis ko, hindi ko magawa eh. Kailangan ko mag-close eh. Oh. Oh, ito sa insurance pwede. Kaso, ang gusto ko ipuro sa inyo, after makuha ng ahente ko, ang sahod niya sa loob ng isang buwan, babalik ka? Jesus naman. Alam niyo naman ang tao. Hindi mo kayang hawakan yung habang buhay. Isan niya, wala silang pakailang sa sahod eh. Palagi na ng trabaho, mag-aul na eh. Ito pa kaya nakuha na yung sahod? Asan ang kalayaan sa oras? Nga, hanggang kailan ako mag-ahente? 10 years? Walang humpay? Am I happy? Kaya pag-network din. Ako mag-network?